Ngayon po ay ating pong pamamagatan nito ng sa English, Requiem Before It's Too Late. Sa Tagalog, magsisir po tayo talikan ang lahat ng ating kasalanan bago po mahuli ang lahat. Amen po ba? Kaya dito po mga kapatid, ano ang tugon mo kay Jesus sa buhay mo ngayon? Itatakwil mo siya at pipiliin lumakad sa sarili mo kalooban. Amen po ba? Kailangan po natin tanggapin natin ang tunay na nagbigay sa atin ng buhay. Walang iba po kundi ang Panginoong Jesus lamang. Siya po yung ating pinaglilingkuran sa atin ng mga buhay. Kung bakit tayo narito at bakit tayo ginawa, bilang instrumento lamang po tayo sa mga gagawin natin ngayon. Amen po ba? Kaya sa walang hanggang kamatayan, patuloy talaga kaya natin mararasan at nararamdaman. Dahil po, ito na po ang panahon na hindi na po tayo magpa-bibibibi. Ito na po yung panahon na talagang itululo na po natin ang ating mga gawain sa Panginoon. Dahil ito po ay nagbibigay na po ng paalala ang Panginoon sa atin ngayon. Nakikita po natin na marami na pong nagaganap. Nagaganap sa ibang bansa at dito po, takot na takot sila kapag dumating na ang mga kalamidad. Hindi po ba? O paano po ang hindi natin sa pinaglilingkuran, hindi natin sa pinapanwalaan sa ating mga buhay, ay ano po ang mangyayari sa atin? Hindi po ba? Kaya nga sabi po dito, kapatid, habang hindi pa huli ang lahat, binibigyan tayo ng Panginoon, ng Diyos, ng pagkakataon para magsisi at tumalikod at sumasampalataya at sumunod kay Jesus. Ito po yung dapat natin gawin. Tayo po ay, sabi nga, minsan ng ating mga buhay noon, kunting ano lang nandoon na nasasaktan tayo, naano tayo, nandoon agad yung mga pride sa buhay natin, nandoon ang lahat po, nandoon din po ba. Pero past is past na. Amen? Kaya dito na po natin ibigay ang tulo natin sa Panginoon na talikan na po natin, huwag na natin balikan. Kung tayo po ay nahel na, talagang tuloy-tuloy na po yapat. Amen po ba? Kasi lahat naman po tayo nakakaranas si Men. At talagang aaminin naman din po natin sa ating mga sarili na hindi po natin i-deny na talaga namang nangyayari po talaga yan. Amen? Nandiyan po talagang ang Diyos po ang nagsasabi, ang Diyos po ang nagbibigay ng paalala sa atin. Kaya nga sabi dito, kapatid, repent, accept to Jesus as Lord and Savior. Amen po ba? Bago po mahuli ang lahat. Dahil ang sabi niya sa Gawa, Sister Dean, pakisuyo, Gawa chapter 3 verse 19. Okay, di ba po? Kaya nga magsisi kayo at mga balik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon na kalinhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya dito po, makikita po natin, hallelujah, kung tayo lamang po ay tunay na mayroong malalatakot sa ating Diyos na hindi na po tayo talaga hahakbang sa mga gawa ng mali, kailangan po tayo, diretso na. Ito na po yung panahon na hindi na po tayo magbabako-bako. Return to Jesus na. Hallelujah. Ibigay na po natin ang ating buhay para sa Kanya. Amen. Para po ang Diyos ay malugod po sa atin. Amen po. Kaya nga sabi ko, kailangan habang buhay, kapatid, hindi pa huli ang lahat, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para ituwid ang pagkakamali po natin. Kasi lahat po tayo nagkakamali eh. Ha? Kaya tayo po ay binibigyan ng Lord at talagang itong verse na ito paulit-ulit natin naririnig. Amen po ba? Kaya nga sabi po lang yun nun. Sabi nga, hallelujah, sa buhay natin ngayon, bakit may purpose ang Diyos para sa atin? Bakit po tayo narito? At bakit po tayo napupuri sa Kanya? At bakit po natin sinusunod ang Kanyang kalooban? Amen? Dahil may purpose ang Lord, bakit tayo nito ka? Bakit ka tinawag? At bakit mayroong mga layunin ng Panginoon na dapat nating gampanan? Amen? Huwag na po tayong mag-backslider. Huwag na po natin unahin ang ating sarili na kunting ano lang, nag-iimot-imot na po tayo. Nararanasan po natin lahat yan. Pero tayo ay binago na po ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Mayroon kasi ako kapo lang ito umatake in Jesus' name. Tubig din naman.
Kaya nais kasi ng Panginoon na isuko na po natin ang lahat. Isuko natin ano man yung mga mayroon tayo sa ating puso ngayon. Yung mga basura sa atin, wala na yan, itapo na po natin yan. Dahil hindi po nalulugod ang Panginoon. Dahil ito na po ang dapat natin isurrender. Sabi nga ng Panginoon, isuko mo ang buhay mo, hindi sa lahat ng panahon nandito tayo sa ibabaw ng mundo. Darating po talaga na tayo ay papanaw. Una-una lang, may nahuhuli, may nahuhuna. Natutulog ka, wala kang sakit, ang lahat po yun ay may purpose. Kaya po, tayo ang ngayon ay narito, magpapasalamat po tayo. Maglingkuran natin ang Panginoon ng buong puso sa ating mga buhay. Kung tayo ay tinawag sa kanya-kanyang layunin ng Panginoon, gampanan na po natin ngayon. Sapagkat ang Panginoon ay bigay na ng paalala o nagbigay na po ng mga palatandaan. Nawa, ito ay magrima sa ating mga puso ngayon at nawa hindi ito maging lubos. Na napakinggan mo ngayon, paglabas po natin sa gawain, wala po yung ating napakinggan. Nawa, ang ating, pag sinabi kasing rima, dapat po ay papasok po sa ating mga puso. At isa buhay po natin, ang lahat, ng ating napakinggan. Kasi po tayo ay nahel na tayo, amen? Nabago na. At sa darating na panahon, kung tayo ay kukunin na ng Panginoon, mayroon po talagang kamatayan na naghihintay. Amen po? Pero dalawa lang po yung ating pupuntahan. Kung tayo ay sumunod sa Diyos, sa kanyang mga plano, ang ating tutunguhan ay saan? Kung ang ating pangalan ay nakasulat din sa aklat ng buhay. Amen? Tayo ay nakakasiguro na sa piling ng Diyos tayo pupunta kung tayo ay may mga passport. Kasi kung tayo ay pupunta ng ibang bansa, kukuha tayo ng passport. Amen? Bago tayo makarating. Bakit siya Panginoon na hindi? Lahat po tayo kailangan may passport. Amen? Kung tinanggap natin si Jesus, mayroon po tayo kasi kanaluhan na ang ating tutunguhan ay tunay doon po sa heaven. Sa mga taong hindi po tumatanggap at tunay na itinatakwil hanggang ngayon ay ayaw pa rin pakinggan kahit na narinig na ang mabuting balita, paulit-ulit mo silang pinaalalahana, paulit-ulit mo silang inaakay, naroon pa rin ang katigasan ng ulo at sinusunod pa rin nila kanilang puso. Bakit? Sabi nga ng Panginoon, sa oras na biglaan nang hindi natin inaasahan ang kamatayan ng tao, ay talaga naman, sa kakapalamagsisi, Panginoon, patawarin mo ako, huli na ang lahat, mga kapatid. Kaya nga ang tanong, haleluya, ligtas kaya ang kaluluwa niya sa mga oras na yun, sa mga taong nagtakwil sa ating Diyos? Amen? Kung nais mo maligtas, kapatid, at kung nais mo maging sure ka, na ligtas talaga ang iyong kaluluwa, you need Jesus. Amen. Ha? Huwag po natin ipapalit ang salita ng Panginoon at huwag natin itakwil si Jesus Christ sa ating mga buhay. Kasi siya po ang daan patungo sa Ama. Na kapag si Jesus tinakwil natin, wala po tayong kabuluhan. Masasayang po ang lahat ng ating pinagpapaguran. Ang lahat ng ito, nawawala po. Amen? Automatic po talaga. Pero kung totoo po tayo, nasusunod sa kanya, sabi nga, paano the Lord Jesus Christ, siya ang ating kailangan. He is the way only to heaven. Amen. Ha? Makakarating lang po tayo sa langit kapag si Jesus ay ating po tinanggap. At ang ating pong mga buhay ay naka-sure na po tayo na tayo ay rehistrado na may passport. Importante po yan sa buhay ng mga tao, lalo na sa mga Christian. Hindi po biro ito. Ito po ay talagang pinapaalala na at pinaalalahanan at patuloy ng papalala ang Panginoon dahil ang mundo natin ngayon ay iba na. Marami na nagaganap sa ibang bansa pero hindi lahat ay ibinabalita ng madla. Amen po? Marami natatakot dito pa lang sa Guam. Di ba ang bagyo super na typhoon. Ang dami na nababalisa. At dito din sa ating bansa, marami na rin nababalisa. Nasaan ang pananampalataya sa ating Panginoon na kaya niyang ihawi eh. God is in control. Hawak niya ang mundo. Ang laisan ng Lord, sama-sama na sa ating purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Siya lang, hindi talaga tayo
manangan sa ating karunungan na kaya kong paalisin yung mga bagay na yan? No, only Jesus. Amen po ba? Kaya nga sabi niya dito sa Adet, Aksuyo, John 3:16-18, narinig na po natin ito lagi na sinasabi sa atin ng Panginoon at muli ipinapaalala sa atin ngayon. Ha? Sabi po niya dito sa John 3:16-18, anak, sabi po niya, sapagkat kayo na lamang ang pansinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinuman sa kanya ay sumasampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Sapagkat hindi sinubo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Amen? Verse 18. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sino kayong anak ng Diyos? Sino kayong bugtong na bakit ipinadala ng Ama? Para tayo ano? Iligtas, tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Di ba po, napakabuti po, napakahanga-hanga ang ginawa ng Diyos na hindi po kayang gawin ng tao. Amen? Tingnan mo, pansinin natin, mayroon naglalakad, ha? Alam mo na siya nahagip na sasakyan, pero hindi mo magawa siya. Kasi, bakit? Natatakot ka na ikaw ang mahagip. Amen? Pero ang tunay na may pananampalataya sa Diyos, ako nangyari na sa buhay ko. May mag-ina na tumawid. Sa awa ko, ang sasakyan ay L. Sa awa ko, parang may napunyo sa akin na itulak ko sila. Kaya nung ano na parating na tinulak, pero ako ang inabot. Pero po rin ang Panginoon, wala akong nangyari sa akin. Ang ginawa ng driver, kasi nga wala daw siyang pera, bago nagmamatawa, dinanala ako sa hilot. Pinahilot ko, umuwi ako ng bahay na walang nangyari. Amen? Hindi ko na po siya inaano. Dahil ang utos ng Lord ay dapat natin gawin. Siya yung magpo-cover sa atin. Amen po ba? Kaya nga sabi na, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, inibinigay ng kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi tunay na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinubo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan at parusahan ang mga tao. Ganun pa po kabuti ang ating Panginoon. Dahil po sa ating mga ninuno, dahil ang pangako ng ating Diyos Ama sa mga ninuno natin hanggang sa atin ngayon ay ito na po kay Jesus Christ. Kundi upang iligtas tayong lahat, hindi isa, lahat po tayo, bata, matanda, lalaki, babae, lahat po tayo ay niligtas niya. Ang lahat po ang sumasampalataya sa kanya ay hindi po hinatulan ng kaparusahan. Ngunit, sabi niya, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Yung mga tao hindi nananagit at nanampalataya ay mayroong sarili na silang pinaglalagyan. Saan po yung lugar na yun? Ang impyerno. Totoo po na mayroong impyerno. Huwag na po natin patikasin ang ating mga puso sa mga oras na ito dahil ang Diyos ay napapaalala. Magbalik loob na po tayo, bigyan po natin ang puwang ang ating puso sa paggawa ng salita ng Panginoon. Kung tayo, kung saan tayo tinawag, gampanan po natin yun. Dahil doon tayo tinawag ng Diyos, tayo ay ginamit bilang instrumento. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi nga po dito, hallelujah, ang tanong, ano ang kabayaran ng kasalanan? Ano ang kabayaran sa kasalanan kundi kamatayan? Dahil sa kasalanan, ito ay nagbubunga ng walang kamatayan. Una, physical death. Pangalawa, eternal death. Tayong lahat ay naging ligtas. Lahat ay naging ligtas na makasalanan. Wala pong exempted. Lahat po. Ang sabi ng Panginoon. Iilan lamang daw sa kanyang daliri ang tunay
na mayroong pananalig at pananampalataya na hindi talaga bumibitaw sa kanyang mga pangako. Amen? Kaya nga, sabi niya sa Romans, chapter 13, sabi niya, hallelujah, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Siya po ang nagsabi, walang matuwid sa kanyang paningin, kahit isa. Siya po ang nagsasabi. Kaya panahon na po na tayo po ay naging maring karapat-dapat po tayo sa kanya. Maglingkod po tayo ng tao sa puso upang tayo po ay makasama sa kanyang kaharian. Dahil binibigyan na po tayo niya paalala. Kaya nga po, ang araw po ang paningin ng Panginoon sa atin, wala. Kaya, paano natin makamit ang mga pangako ng Panginoon na kung ang ating mga puso ay laging puno ng mga basura, dalang nais ng Lord, linisin na natin. Ngayon na, sabi niya, wala na tayong pag-imot-imot sa ating mga puso. Alisin na natin yung sama ng loob, yung sama o tampo sa ating kapwa, alisin na po natin. Maging malinis na po tayo sa paningin ng Diyos upang tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang paningin. Amen po ba? Dahil sabi nga, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Ang lahat ay nangangailangan na kaligtasan. Only Jesus lang. Sana po talaga kahit anong mangyayari sa atin, alam natin kung saan tayo pupunta. Dahil alam natin siya ang ating pinaglilingkuran. Siya yung ating sinasampalanayanan. Sa kanya tayo kung puso nagtitiwala at nanalig at nanampalataya. Bago man sa darating kung talagang may kanya-kanyang buhay ang tao. May kanya-kanyang kamatayan ng tao. Walang nakakaalam at kung kailan darating ang Diyos. Tayo, kung tayo hindi pa natin maabutan na ang kanyang pagbabalik at kung tayo ay pinumuha na tayo ay nakakasiguro na tayo ay kukunin sa kanyang pagbabalik. Di ba po lagi natin naririnig ang rapture? Ang mga namamatay na matuwid ay pinapatulog lang ng Panginoon. Ha? Kasi ang katawan natin babalik sa lupa, kakainin ng uod. Ang matitira ay ang buto. Pero sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang buto natin ay hihingan niya at muli mabubuhay. Amen? Darating po yun. Kasi po, uunahin niya muna ang kaluluwa natin. Irarapture. Mabubuhay ang patay bago tayo buhay sa salubong na sa kanya. Amen? Kaya nga sabi sa Romans, chapter 6:23, pag-isuyo. Hallelujah. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Natapwat, ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus ang Panginoon natin. Tunay po, sa kanya lang po talaga natin. Wala pong bayad, libre po. Pag tayo lang po maglilingkod sa kanya ng buong puso, libre po tayo doon. Wala na po tayong anumang gagawin. Ang lahat ay plansalo na. Wala na tayong problema doon kapag tayo ay kinuha na ng Panginoon. At kung tayo man ay nagkakasala sa panahon natin ngayon, kung tayo ay hindi pa rin nabunot ang mga basura natin, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na magsisi. Saan natin natakpuan? Sa 1 John 1:9. Ito po ang binibigay sa atin na kailangan natin i-confess at hingi ng tawad sa kanya. Sabi ng Panginoon, sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng kaliguan. Amen po? Na ibig sabihin,
Lahat po ng ginagawa natin kasalanan. Noon, hanggang ngayon, kung atin po hingi ng tawad, automatic po yun na lilinisin po tayo. Tayo po ay talagang tunay na makakaakya tayo sa kanyang kaharian. Maging kapiling natin sa habang buhay. Amen po ba? Sino bang gusto na makapiling natin ang Panginoon? Lahat po tayo ay nananais. Eh, paano po yung iba? Gusto daw nilang makarating sa langit? Ang tanong, yun nga pong tahanan ng Diyos, hindi nyo ba maihakbang papunta sa Kanya? Langit pa? Hallelujah! Yun ang sabi ko sa kanila. Ihakbang mo muna ang inyong mga paa papunta sa tahanan Niya. Katangkuhin nyo ang Panginoon. Dito lang ninyo makita at matangguan ang tunay na presensya, ang anointing ng Lord na rito po. Dito po, nagkakatipon-tipon ang lahat ng mga anak ng Diyos upang siya ay purihin natin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang nais ng Panginoon para sa ating mga buhay. Amen po ba? Panahon na, mga kapatid, alisin na po natin sa ating mga puso. Unahin po natin ang Panginoon. Ano ba ang sabi ng Matthew chapter 6, verse 33? Sa Tagalog, datapuat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadaragdag sa inyo. Amen. Huwag natin unahin ang ating mga sarili, yung mga plano natin. Amen. Huwag natin unahin. Lalo na po, pag araw na Sabado, dapat Lunes hanggang Sabado, anim na araw, binigay sa atin ng Panginoon. Ang anim na araw. Ang isang araw, ito na po yung araw na purihin natin at sambahin natin ang Panginoon dito sa kanyang tahanan. Upang marating natin ang tunay na langit. Amen? Unahin po natin. Huwag po natin ialibay sa ating mga puso, sa ating mga sarili na laging sinasabi, marami akong labahan, marami pa akong gagawin. Wala akong pera, wala akong pamasahe, ano na to, wala akong imbigas. Mahina ang palampalataya. Di ba po sabi ng Panginoon sa atin? Sa Filipos chapter 4 verse 19, hindi po, panghawakan po natin yung promise ng Lord. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. Masagal ang magbigay ang Panginoon. Balitin niyo lamang yung kanyang pangako sa Philippians 4:19. At pupunuan na aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus lamang. Siya lang ang magpupuno sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Yung po ang nais ng Panginoon para sa ating lahat na rito. Huwag na po tayo mag-isipan ng kung ano-ano. Wala tayong bigas, walang pamusahe. Sabi nga ng Lord sa Jeremiah 3:33, call to me. Yes. Ibigay natin sa Kanya, humingi tayo sa Kanya. Amen. Sa Kanya natin hingiin, dahil ang Diyos ay sagana. Amen? Maraming kayamanan ang Diyos kung atin lang pong pangahawakan ang Kanyang pangako. Hindi niya tayo bibiguin. Amen? Kung ang ating palampalataya lamang ay sabi nga, o kasing laki na lamang ng buti na mustasa, pero wala tayong ganun. Amen? Nalaig po tayo sa mga pangako ng Diyos. Ano nga bang sabi niya sa dyan, Jeremiah 33 verse 3, di ba? Tumawag ka sa akin kung wala kang pera, wala kang bigas, lahat ng kailangan natin, kay Lord tayo hingi, hindi tayo hingi kung kanino man. Amen? Dahil ang pangako niya, ako'y sasagot sa iyo. Tutugon agad ang Panginoon. Amen? At ang sabi pa niya, at ako'y magpapakita sa inyo. Hindi siya magtatago. Hindi niya itatago ang mukha niya. At hindi siya magbigay-bigyan sa mga hinihingi natin. Amen? Kaya nga sabi niya, na, aleluya, ang ako'y magpakita sa iyo ng mga kadakilang bagay at mahihirap na hindi mo na malalaman.
nang wala tayong nalalaman. Amen po ba? Hallelujah. Kung wala po tayong kaalaman sa mga bagay na ito, hallelujah, isipin na lang natin lagi, ang Diyos natin ay malaki. Ang Diyos natin ay mayaman, kaya niya isustain sa lahat ng nangangailangan. Kaya yung mga laging nagsasabi, hindi kami makapuntay. Wala pera. Hallelujah. Paano na kayo mabubuhay? Sabi ko sa kanila. Wala bigas. Sabi ko, paliit ng panampalataya natin. Marami pong gawa ang Diyos. Lahat po, mayroon pong gagawin ang Panginoon. Tumawag lang po tayo. Hingi tayo sa lahat ng pangako para po natin matupad ang kanyang mga pangako sa atin. Panghawakan po natin. Huwag po natin i-ignore ang mga pangako niya. Dahil yun po ang kanyang ibinigay sa atin. Inagpapalakas sa atin. Sa ating mga panampalataya, kapatid. Itaas natin sa kanya ang lahat. Huwag po tayo magpadaig na gumugulong ang kaaway. Nako, wala yan. Hindi ka tutulungan niya. Simba ka ng simba dyan. Hindi ka magbibigyan niya. Iyon na, dala sila sa bulong ng kaaway. Pero kung labanan po natin, hindi, uunahin ko siya. Ay, yun ang pangako niya na aking panghawakan sa Mateo, chapter 6:33. Siya, i-claim natin lagi. Amen? Lagi natin panghawakan na hindi tayo iwan, hindi tayo bababayan. Yung promise niya yun eh. Amen? O sabi niya sa Hebreo 3:5, di ba? Mayroon siya mga promise na ating panghawakan. O kay Jeremiah 29:11, yun yung paborito ko. Amen? Yan ang paborito kong verse. Mula nung nakilala ko siya, yan po ang paborito kong verse, yung Jeremiah 29:11. Talagang nag-manifest talaga yan sa buhay ko. Noon, hanggang ngayon. Kaya nga, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip ng aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen? Amen? Hindi tayo po mamamatay na ganun lang. May kapayapaan po tayo. Amen? Dahil hawak ng Lord ang buhay natin. Siya po ang may hawak, hindi tayo. Siya lang ang nakakaalam ng panukala para sa ating mga buhay. May kanya-kanya po tayong kapalaran. Pero alam niya yun. Amen? Lahat ng ating pangangailangan sa panalangin. Nagsisimula pa lang tayo humingi. Alam na niya po yun. Amen? Alam na Lord ang mga pangailangan natin. Kung ang ating hiningi ay galing sa puso. Ang puso natin dapat maging pure heart sa paglapit sa ating Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ito na po, dito po natatapos ang aking mensahe. So, God be the glory in Jesus' name. Amen.